One eternity later. Ito, nag-mix siya ngayon dito. Coolant at saka engine oil, so nag-mix siya. Ito yun, ang langis, oh. Halo sa mga radiators. Yan, radiators, tinanggal natin yan para malaman. Ngayon, malalaman yan. Pag nag-mix ang langis at tubig, hindi naman siya nag-overheat. Yan, langis. Tapos dito, sa dipstick, yung langis niya, oh, sagad yung level sa baba. So ibig sabihin yung kanyang engine oil, ang pressure niya lumabas dun sa engine oil cooler na kasama ng radiator. So yung cooler, ang kanyang engine oil ay andito sa radiator. So tanggal na yung radiator niyan. Bali, ang nakakabit sa condenser na cooler naman ito ay transmission cooler sa pipe ng transmission. Ito isang side. Then, ito yung isa. Ayan. So itong side na ito, yan, malalaki yung pins niya. Hanggang dito. Ito yung sa transmission cooler. And the rest, sa aircon to, condenser. Yung sa kanyang radiator naman, cooler yun ng engine oil. So, hindi siya magkakamali, radiator. So, yan. Ito, malangis. Rubber. Lumabas yung langis sa kanyang ano, cooler. So, kaya madidetermine natin na sa engine oil cooler ang sira. Kasi kung kanyang langis sa makina, kulang. Pumunta lahat dun sa kanyang system ng cooling system. So yun, masira nito ay engine oil cooler na nakakabit sa radiator. So yun, nasira niyan. Ano yan, GMC Yukon. Baklas yung front niyan pag tinanggal ang radiator. Ayan. So bali, ito yung kanyang ano, radiator yan. So dito sa loob nito, andito yung kanyang engine oil cooler. Yan, nasa loob ng radiator. Ito yung kanyang pipe. Yan, dalawa. In and out. So dyan yung pinapalamig yung engine oil sa kanyang radiator. So kasama siya ng radiator. So yan ang kanyang radiator. Na-impact siya kasi may accident siya sa ilalim. So ito yung kanyang ano, thermostat valve. So iwahiwala yan. Sa American car, gaya ng GMC tsaka ng mga Chevrolet, nahuhuyag yung ano, thermostat valve yan. Spring, yung kanyang thermosensor niya, yan. Meron yung mercury sa loob. Then, kasama ng valve, yan, dyan nakalagay sa may ibabaw ng water pump. Then, ito yung kanyang ano, elbow, nakakabit sa pinakabitan ng kanyang thermostat valve, yan. Dyan siya nakakabit. So, naka-clip yung ngayon dyan. Iwahiwala yan. So, ayan. Ito siya. GMC Yukon. So, ayan. Yan ang kanyang kabuuan. Bali, pagdating ng radiator, na bago. Kakabit na lang yan. Bali, yung bumper niyan tanggal lahat. Bumper, yung front panel na isa. Headlight, tatanggalin yan. Para maluwag. So, ayan. Ano ito? Light truck. GMC Yukon. Bagong dato ito sa labas. Ayan. Medyo malibag pa yung loob.
Tapos nilatera ito sa labas, pati manibela niya na kumalog. So yung kanyang dalawang bracket, inayos ko pa. So pati yung mga gamit sa likod, yung pa sa likod yung mga gamit, yan. So ayusin ko pa yan pag natapos lahat. So ito yung kanyang hose, lilinisin din to kasi may mga langi sa loob. Yan, radiator hose, ito yung balance reservoir. At ito naman yung nakakabit sa kanyang water pump, so yan. Yan sa inlet. So lilinisin din yan bago ikabit. Okay pa naman siya, tibay. So babalik pa natin yung nalilis. Yan, yung radiator hose yan. So lilinisin din natin yan. So yan, dyan siya nakakabit sa harap. Sa loob. So pagkabit na yung condenser. So yan lang muna. Pagkating yung radiator. Pag-check out. So yan ang kabuhay niya. Anong apply ito? V8 engine, gasoline. Medyo malakas luwam ang gasolina. O yan. Ito yung kanyang radiator ulit. O yan ang papalitan. So palit yan. Ayan, kung marirepair, may makikita ang gantong side sa left side. Pwede siyang palitan. Kaya lang, mostly dito, alam ko, brand new lang yan meron. Ito nga pala may aksidente. So may aksidente yan dito sa side na ito. So tinamaan yung right suspension yung lower arm. So nagpalit yan ng bago lower arm. Pero hindi yan dinater dito sa aming workshop sa labas. Pinagawa sa labas yan. So pagkagaling doon, yun nga. Habang ina-align ko, dito naka-positive camber. So ina-align ko pa yan. Tapos na ma-check up ko nga yun. Mix ng langis. Hindi man yung kasama sa kontrata sa labas sa paggawa. So bali, ako na yung gagawa niyan. Yan. Yung alignment niyan, tapos na. Dalawa, inalign ko yung gulong. So yun na lang, yung radiator, tsaka engine oil cooler. Magkasama yan. So palitan na yan, radiator. Okay. So ito lang muna yan. Waiting tayo ng course. So pagdating naman niya, mandali lang kapit yan. So ilang problema. Yung halo ng engine oil at saka sa engine coolant. So mostly nangyayari talaga yan pagka mayroong engine oil coolant. Eternity later. Pare mo, start. So yan, buo na yan. I-start na lang. Ay balik na yung mga bumper. Yan. GMC Tahoe, yukon. Yes. So, here's here. Automatic headlight. Pita ni Chocolanta? And above? Kabut. Kabut. Aywa. Rap-rap, ah. Pita ni. Sadam. Pita, bibig. Ayun. Bokra. Olin, kalas. Okay, tapi. Kalas. Okay. So, nilatero yan doon sa labas sa ibang workshop. Dali yung tama niyan, right side, pangilalim, suspension yan. Nilayment ko pa yan, ngayon. Nakita ko, halo ang kanyang tubig at langis sa radiator. So, may problema dyan yung engine oil cooler. So, kasama kasi yun sa radiator. So, yun ang papalitan na radiator. So, ito yung sira. Hindi na lang kasi na video kasi busy sa pagkatanggal. Bali na lang kung ano yung papalitan tsaka kung yung mga ginawa dyan sa GMC na yan.